Okay mga bro, welcome back naman sa aking channel. Bale, ang gagawin natin ngayon ay isa namang box naman mga bro ng isang signal. Ayan. Bale, sabi ng may-ari mga bro, ang problema daw nito ay wala daw siyang power. Nanunood na lang sila, bigla na lang nawalan yung kanyang power. Ayan. Bale, mayroon siyang adapter mga bro. Ayan. Ang kanyang supply ay nasa 12 volt. Ayaw luminaw ng ating camera. Ayan, nasa 12 volt siya. Okay. Bali, ang magiging unang suspect natin dito mga bro, itong kanyang adapter. Okay, subukan natin isaksak sa kuryente kung mayroong output itong kanyang itong jack niya. Ayan. Ito. Okay, subukan natin isaksak. Ayan, lumagitik naman siya. Okay, bali, subukan muna natin isaksak dito sa box natin. Kung magpapower siya. Ayan. Naku. Bali, hindi siya nagpower mga bro. Ayan, wala. Wala siyang power. Okay. Subukan nating itis ito. Subukan nating itis kung mayroong lumalabas dito. Baka ito naman ang problema kaya walang power ito. Okay, set natin sa 50. Okay, tingnan natin mga bro kung mayroong lumalabas na kuryente. Ayan, bali wala siyang output mga bro. Ayan o. Walang output, nakasaksak siya. Nakasaksak siya doon sa ano. Sa may kuryente, ayan. Wala siyang output. Okay, subukan natin buksan yung kanyang adapter. Bali, tanggalin muna natin sa saksakan. Ayan. Buksan natin ito. Buksan natin siya kung anong problema sa loob. Okay, bali wala siyang kwan mga bro, wala siyang tornilyo na nakaano, bali parang kwan siya naka factory kwan siya, nakadikit. Subukan nating biakin. Makunat siya mga bro. Ayan. Bali na tanggal na mga bro. Ayan. Bali, itest natin mga bro yung kanya. Cord niya baka may lagot. Yan. Check natin positive. Okay naman. Check natin yung kanyang ground. Yung kanyang ground. Okay naman. Okay. Okay naman yung kanyang ano. Check naman natin yung kanyang diode kung okay. Okay naman yung kanyang diode. Check natin sa mismong diode. Check natin yung kanyang ano diode.
Okay naman. Check natin mga bro yung kanyang diode dito sa may ano primary niya. Kung okay yung bridge na diode. Ito yung kanyang AC. Ay, may karga siya. May stock. Okay naman yung kanyang diode. Okay naman. Okay. Okay yung kanyang diode. Okay, bali itis naman natin mga bro itong kanyang MOSFET. Yan ito. Kanyang driver na MOSFET para mag-oscillate ito. Magkaroon ng voltage dito sa kanyang output. Okay naman yung kanyang MOSFET. Bale, ang mga suspect natin dito mga bro, itong isang regulator na ito, itong maliit na 6 ampa. Ayan. Kung hindi naman itong kanyang optocoupler ito. Ayan. Pero wala tayong pamalit dyan mga bro. Sa mga suspect natin na yan. Kaya ang mangyayari dito, bali ito pa pala mga bro ito. Mga transistor na maliliit. Ayan. Ayan, wala tayong pamalit. Baka may mga open dyan sa resistor yan. Okay, para hindi na tayo mahirapan mga bro. Bale, kung na lang mga bro, papalitan na natin itong buong board na ito. Mayroon tayong bakante dyan na para hindi na tayo mahirapan pa. Okay, bali ito yung pamalit natin mga bro. Ito, may bakante tayo dito na kwan. Bali, kwan siya. Teka. Yan. Tignan natin yung kwan niya. Maliliit kasi bali ang output niya ay 12 volt. 1 point. Hindi makita. 1.5 ampere. Ayun. Siya makita. Ito naman yung dati mga bro. Ayan. Ayan, bali pareha sila o. 12 volt. 1.5 ampere. Ayun. Ayan. Ito siya mga bro. 12 volt, 1.5 ampere. Pareha sila. Okay, palit na lang natin siguro yung mga bro, yung board nito. Para hindi na tayo mahirapan dito. Yan, kahit paklasin man natin yung mga, kung itroubleshoot man natin yung mga sira dyan, wala, mahirapan tayo. Wala rin tayong pamalik. Imbis na, kumbaga, ilipat natin ito, buo na lang. Okay. Paklasin natin ito. Ayun. Oh. Pinutol mga bro, putol yung kwan ito. Bali kwan ito mga bro eh. Parang narbor ko lang ito. Okay. Ugutin muna natin ito. Yan. Isalpak lang siya. Tatanggalin natin tong
putol na cord na ito. Okay, bali tanggalin natin tong putol na cord na ito, mga bro, yan. Palitan, ikabit natin yung kwan, kurnong isa yung sira. Nalaglag. Ayan. Okay, tanggalin din natin yung kurnong isa, mga bro. Ito siya. Papalit natin. Okay, tandaan bago natin tanggalin, mga bro. Tandaan na muna natin, tandaan natin yung positive. Hanapin natin yung negative ng capacitor. Yan, saka yung positive niya. Unahin natin tanggalin yung kanyang positive. Ito. Tanggalin natin. Bali, tandaan natin para ano, hindi magkapalit. Tanggal na. Tanggalin din natin yung kanyang negative. Ayun. Okay, tandaan nyo lang, mga bro, yung positive nya. Ito yung positive. Kung halimbawa nagtatanggal kayo, yan. Bali, ikabit natin dito sa may ano. Ito yung sira. Ikabit natin dito sa ayos. Yan, hanapin din natin dito, mga bro, yung kwan. Positive ng capacitor. Ayan yung kanyang negative, nakatago. Ito yung kanyang positive. So, para mas sure, mga bro, itap na lang natin yung positive natin dito. Sa positive ng capacitor na ito. Ayan, tapos sa yung negative niya sa negative ng capacitor na ito. Dito. Okay, itap na lang natin. Para sure. Okay, tap na natin, mga bro, yung positive natin sa positive ng capacitor para sure. Okay, na-tap na natin, mga bro, yan. Sa positive ng capacitor, yung positive na wire. Tapos yung negative na wire na ito sa negative ng capacitor. Okay. Subukan natin isalpak ngayon at testingin natin. Okay, bali na isalpak na natin, mga bro. Pwede na natin testingin. Saksak natin sa kuryente, ah. Okay. Saksak natin sa kuryente. Tanggalin mo natin yung panghinang. Ayan. Okay, subukan natin i-test kung mayroong lumalabas dito sa kanyang ano, jack. Okay, test natin, mga bro. Ayan. Okay na siya, mga bro. Na siya nasa 11 volt. Okay. Subukan natin ngayon kung magpa-power na itong ating decoder. Ayan. O signal lang box. Okay, nag-power na siya, mga bro. Naka-boot na siya. Oh. Bale, ang sabi ng may-ari, mga bro, gumagana ito, bigla na lang nawala ng power. Okay na siya. Ayos na. Oh. Okay. Ganun lang, mga bro, mag-repair ng ating kwan. Tanggalin ko na sa saksakan. Yan, naka-power pa rin siya. Oh. Okay, tanggalin ko na sa saksakan, ha. Ayan, oh. Ayun, nawala na yung kanyang power.
Okay, ganun lang mag-repair mga bro ng adapter ng signal. Nang walang kahirap-hirap. Yan, hindi na kayo mag-troubleshoot. Kung may extra kayong ganun mga bro at okay pa, palitan na lang ninyo kaysa pahirapan nyo yung sarili nyo mag-troubleshoot. O papahirapan nyo pa yung damdamin nyo dito. O di kaya mga bro, kung tinatamad kayo mag-repair, pwede na rin kayong bumili ng bago kung matris ninyong ito yung kanyang problema. Okay. Okay, paano mga bro? At hanggang sa susunod naman muli ng mga video ko. Ayan. Okay, salamat ulit mga bro. Ayos.